yung dalawa nating kasamang unang tagapagsalita ay nagbigay sa atin ng napakayamang first-hand na karanasan, no, hinggil sa produksyong pangkultura sa panahon ng Batas Militar. Yung ibabahagi ko naman ngayon ay patungkol sa mga panoori, no, na hinggil sa Batas Militar na naabutan ng mga kagaya ko na ipinanganak matapos ang unang EDSA People Power. So, kung yung mga nakausap natin, yung mga nagbigay ng kanilang panayam kanina ay mga veterano ng Batas Militar at nakaranas talaga ng pakikisangkot, no, sa pakikibaka laban sa diktaturang Marcos, ako naman ay ipinanganak 4 na taon matapos ang Rebolusyong EDSA, unang Rebolusyong EDSA, at kung ano man yung alam ko hinggil sa alaala at karanasan sa panahon ng Batas Militar ay nanggaling mula sa kwento ng mga nakatatanda sa akin, na yung iba syempre, yung version nila ng kwento ay dahil nasa probinsya kami, relatibong ano, mapayapa daw, kumbaga hindi nila masyadong naranasan yung sigalot, no, at yung pandarahas na nangyayari sa iba't ibang mga komunidad at maging sa ilang mga espasyo sa kalunsuran, no. So, nag-rely ako sa ganung klase ng alaala for the longest time, yung tinatawag ng teoristang si Marian Hirsch na post-memory, no, yung alaala na nanggaling mula sa unang henerasyon na nakatatanda sa atin na direktang nakaranas, no, ng mga karahasan at karanasan sa partikular na panahon. Subalit meron pa akong isang source ng alaala at ito yung tinatawag nating imagined memory sa forma ng mga pelikula tungkol sa EDSA People Power, tungkol sa martial law. So, itong still na ito ay mula sa pelikulang Sigwa na isinulat ni Sir Bonnie Ilaga, no? Si Sir Bonnie ang nagsulat ng script nitong pelikulang ito na dinirect ni Joel Amangan. At nakapanayam ko si Sir Bonnie actually hinggil sa kung paano na-conceptualize itong pelikulang ito at paano ito nakabatay sa ilan sa mga susing pangyayari, no, at even susing mga personalidad na nakasalabuhan niya sa panahon ng kanyang pakikisangkot noong diktaturang Marcos. Ayan. So, nabanggit ko kanina na yung alaala ng diktatura ay nakabatay, no, sa kaso ko mula sa mga testimonya, mga kwento ng mga nakatatanda sa akin na direktang nakaranas ng namabuhay sa panahong yon. And at the same time, nanggaling din sa tinatawag na imagined memory. Yung conceptualization ng imagined memory ay nanggaling sa teoristang si Andreas Huysen sa kanyang aklat na Present Past, no. Ayon kay Andreas Huysen, meron tinatawag na cultural memory kung saan isa sa mga plataporma kung paanong naipapasa ang alaala ay sa pamamagitan, no, ng fiction. So ito yung mga alaalang nabuo mula sa inkwentro sa mga cultural na media at teksto sa halip na sa direktang danas or yung tinatawag nating lived memory. And ito yung gusto kong turulin, no, sa aking pagtalakay ngayon hinggil sa kung paano nililikha ng pelikula yung imagined memory, paano iniimahe ng pelikula yung alaala nung karanasan na hindi natin direktang natunghayan, no, sa kaso ng mga kagaya ko na nanggaling sa isang henerasyon na mas bata, subalit kinakailangang matutunan din ito dahil ito ay nagbigay hugis sa ating kamalayan sa kasalukuyan. So, ayon kay Andreas Huysen, no, yung cultures of memory, these are intimately linked in many parts of the world to processes of democratization and struggles for human rights, to expanding and strengthening the public spheres of civil society. Yung paglikha ng alaala ay isang napaka-komplikado na proseso, no? At komplikado ito hindi lamang dahil sa napakaraming mga interest, no, na involved sa pamamatnugot ng alaala, kung hindi dahil nakikibahagi ang mga kultura ng alaala sa malawakang pakikisangkot sa pampublikong espero para sa pagkakamit ng hustisya. Kung kaya naman yung pag-create ng mga pelikula, pag-create ng mga likhang panitikan na nagre-recall, no, ng naunang panahon ng Batas Militar ay mahalaga upang magkaroon tayo ng pampublikong talakayan hinggil sa kahulugan ng martial law, hinggil sa legasiya nito at sa nagpapatuloy at nagbabadyang mga banta na muli itong maibalik o di kaya naman ay muling makabalik sa kapangyarihan yung mga tao na responsable sa ganitong klase ng sistema ng panunupil. So, sa maraming bansa, no, halimbawa sa Latin America, na may marami tayong mga kaparehong karanasan ng diktatura sa mga bansang ito, yung mga cultures of memory ay makikita natin sa napakaraming mga pelikulang post-dictatorial na
nag-reconstruct, no, nagda-dramatize ng karanasan ng batas militar. At napakahalaga nito para sa kanila kasi tumutulong ito para maipasa sa mga nakababatang henerasyon yung ganitong klase ng mga karanasan na pilit na binubura ng kontemporaryong pag-iral. Actually, medyo kinakailangan natin banggitin na yung kontekstong pinaglulunsaran ng mga alaalang ito ay nasa isang intellectual context na very pluralistic, na pinapayagan ang pamilihan ng mga diskurso. Sinasabi nila, malayang merkado ng mga diskurso. And unfortunately, yung alaala ng karahasan na dapat ay patuloy na pinapanatili sa gunita, hindi lamang ng nakatatandang henerasyon, kundi sa hanay ng tinatawag nating post-memory generation ay nabubura dahil nakikipaggitgitan sa pamilihan ng diskurso. Mas kinakailangan ng maraming produksyong pangkultura na kinakailangang magpaigting ng ganitong klase ng proseso ng alaala. So, titingnan natin, no, yung importanting role ng pelikula upang panatilihin ang nasisikil, no, na gunitang ito na sa ngayon ay unfortunately threatened, no, ng maraming institutional forces kagaya ng gobyerno natin mismo, no, yung paglilibing kay Marcos noong 2016, yung pataksil na paglilibing kay Marcos noong 2016 sa libingan ng mga bayani ay isang asunto, no, isa itong atake sa alaala ng anti-dictatorial resistance dahil binubura nito yung karahasan at itinatalaga siya sa pampublikong alaala bilang isang bayani. So maraming ganitong banta sa gunita. Kaya pag pinag-uusapan ng martial law, lumilitaw yung mga terminolohiyang gaya ng authoritarian nostalgia, historical amnesia, kasi ito ay contest for memory, and we have to recognize the power of cultural texts in order to advance certain forms of remembering. Sige, kanina nailatag sa atin, no, kung paano yung second golden age ng Philippine cinema ay naganap noong panahon ng batas militar. And of course, even some scholars are actually, they recognize the kind of vibrant cinematic culture that developed under this very repressive condition, no. Maganda binanggit kanina nung ating naunang dalawang tagapagsalita na para bang kailangan nating i-contest yung malawakang pagtanaw na nag-create ng space ang Marcos dictatorship for artistic patronage na itatag ang experimental cinema of the Philippines na nagbigay ng funding even for dissident filmmakers. Pero at the same time, kailangan nating kilalanin na yung ganitong klaseng mga opening ay hindi naman yan mag-work kung walang pagigiit sa hanay ng mga artista na bumuo ng mga pelikula na hindi lamang aesthetically innovative kundi politically committed. So halimbawa, yung Himala ay funded by ECP, no, by the Experimental Cinema of the Philippines, pero maliwanag yung critic niya dun sa idolatry, maliwanag yung biting social criticism niya hinggil sa kahirapan ng sambayanan sa panahon na yon, at syempre yung paghahabi ng celebrityfication ng politika, no, sa figura ni Elsa na isa sa mga political resources na ginamit, no, ng Marcos dictatorship. Kumbaga, gumamit sila ng napaka-spectacularized at celebrityfied na mekanismo para mapanatili yung kanilang hegemonic influence sa sambayanan, at isa ito sa mga nodes of critique na pinerform ng Himala within this framework of the experimental cinema of the Philippines, within this framework of the new cinema that Imelda and Ivy envisioned. So kikilalanin natin yung pamana ng artistiko at political na inubasyon sa pelikula ng mga manggagawa sa pelikula sa panahon ng martial law. At nababanggit ko ito dahil yung mga teksto o yung mga post-EDSA films na ipapakilala ko mamaya ay may impluwensya ng mga direktor at mga manunulat na na-involved sa new cinema movement. Sabi nga ni Jose Capino, isang film scholar na nagsulat ng ng bagong pag-aaral sa mga pelikula ni Lino Broca, "Martial law era films enhanced Philippine cinema sensitivity for registering politics. In fact, yung new cinema movement or yung second golden age sa pelikula ay nakatulong upang lumikha ng panibagong political vocabulary sa cinematic form ang mga filmmakers, na ito pala yung mga posibilidad na kayang abutin ng pelikula sa pag-encode ng politika, sa paglalatag ng panlipunang kritika. And this is something that post-EDSA martial law cinematic memory has been trying to enact, no.
So, ayan, no, pabilyar sa atin sila Nino Broca, sila Ismael Bernal, sila Barilo Diaz Abaya, sila Ricky Lee, sila Luwalhati Bautista, na yung iba sa kanila ay na-involve actually, no, sa pagbuo ng cinematic memory na na-produce sa post-EDSA year. So, yung susunod na bahagi ng aking maikling panayam ay malawakang survey, no, ng ilan sa mga examples ng tinatawag nating post-EDSA cinematic memory. So, inihanay ko yung mga pelikulang babanggitin ko batay sa mga tema na kanilang pinursu, no, sa kanilang mga naratibo. So, nandyan din yung, nandito, no, sa tatlong pelikulang ito, yung politika ng pagkababae sa panahon ng Batas Militar. Lagi't-laging sinasabi, no, na isa sa mga regimented regimes ng panlipo ng pag-iral sa panahon ng Marcos dictatorship ay yung gender and sexual regimes, no. So, yung pagkikreate pa lang ni Imelda, no, ng imahe bilang ano, maternal figure at pagkikreate kay Marcos bilang isang healthy masculine ideal ay bahagi ng pagsasexualize at pag-i-impose ng particular gender regimentation sa lipunang Pilipino. And meron tayong tatlong pelikula na nag-reconstruct ng isang radical na pagkababae sa panahon ng Batas Militar. So, nandyan syempre yung dekada 70 na gusto kong kilalanin ang pelikulang ito bilang isang mahalagang, bilang isang landmark film, dahil mainstream siya pero nakapag-articulate siya ng isang very politically radical na mensahe, no, sa isang produksyon na nilikha ng isang big studio, and nag-employ siya ng big stars, no, sa panahon na ito. Meron akong particularly fond memory ng dekada 70 dahil isa ito sa mga pelikula na nagturo sa akin na ito pala yung naganap ng Batas Militar, na bilang may certain problem din ang education na experience ko nung elementary at high school sa usapin ng pagtalakay sa Marcos dictatorship. Pero yung dekada 70 yung nagpakita na hindi mali yung pakikibaka ng New People's Army during that period. So it is one of those mainstream films that boldly created a very positive image of the New People's Army in the context of the Marcos dictatorship through the character of Piolo Pascual. And in fact, the character of Piolo Pascual, the NPA figure, along with his guerrilla wife, played by Ana Capri, they were constructed in the film as radicalizing figures for the main character, si Amanda Bartolome, no? Kung paano na-transform ni Amanda yung pagiging ina niya at pagiging housewife into her transformation, no, into her edification of a maternal radical figure. So yun yung politika ng pagkababae sa dekada 70. Yung Barber Stills naman ay independent film na hango sa isang Palangka award-winning screenplay ni Jun Lana noong 1990s na ni-revise niya at ginawang isang rural melodrama. So yung Barber Stills naman, para sa mga nakapanood, familiar na tayo dito, no? Interesante siya for me dahil tungkol ito sa transformasyon ng isang babae na siya yung nag-take on ng kanyang ng duties ng kanyang namatay na asawa na barbero, and she had to confront the sexism and patriarchy in the community. At interesante para sa akin yung paggamit dito ng trope ng Katolisismo, no, na yung Katolisismo kung tutuusin ay very feudal at very reactionary in terms of its gender politics, dahil di ba nandiyan yung Madonna versus whore binary, no, na ang ideal feminine figure sa Katolisismo ay si Mama Mary versus the prostitute image embodied in Mary Magdalene. So meron din silang prostitute character. So but for the film, no, dineploy yung ganitong klase ng Katolisismo bilang mode of bringing female characters together so that they can support the revolution. So yung feminine social relations ay na-deploy towards radical feminine performances through support for the revolution. And this film is also very, very Broca-ish in a sense na yung narrative ng tinimbang ka ngunit kulang, yung paggamit ng small town trope na meron kang corrupt mayor na womanizer at meron kang mga community
archetypes, no, nandito din sa pelikulang yon. And of course, according sa mga scholar, yun namang tinimbang ka ngunit kulang, it goes a long way galing ito sa social archetype imaginary ni Rizal sa kanyang mga nobela. So kasunod dyan yung liway na tungkol naman sa isang female NPA figure na na-detain ng panahon ng martial law at ay pinakita kung paano niya ginamit, no, yung karanasan sa kulungan upang i-perform yung kanyang pagkaina at yung mismong pagkaina na yon bilang isang forma ng resistance, no, sa diktatura. So it's really about the politics of survival under the condition of political detention in the framework of motherhood. So kung meron tayong usapin ng kababaihan, meron tayong usapin ng kabaklaan. So meron tayong dalawang pelikula tungkol sa kabaklaan sa panahon ng batas militar. Una na dyan ay yung Lihis na I think this is actually one of the first films na tumalakay sa kabaklaan sa loob ng New People's Army. Nandyan din yung Muli, no, na tungkol naman sa mga kadre ng Partido Komunista na nakaranas, no, yung common denominator sa dalawang pelikulang ito ay yung karanasan ng homophobia sa loob ng kilusang rebolusyonaryo. Pero ang interesante para sa akin dito ay yung pagvalorize nila ng mga homosexual figures, no, bilang mga participants sa pakikibaka laban sa diktatura na hindi lamang enterprise ang rebolusyon ng mga ano, ng mga heterosexual characters, kundi ito ay enterprise din na sinangkutan, no, na nilahukan ng queer figures. And this is very important considering na bahagi ito ng pag-recuperate ng hidden histories of resistance na kailangang kilalanin at kagaya ng at kabilang nga sa kailangang i-recuperate na history ay syempre yung kwento ng pakikibaka ng mga sexually marginal figures, no, kagaya ng mga bakla. Nagaantay ako actually ng mga lesbian narratives, no, cinematic narratives sa martial law na siguro, no, in the future ito yung i-expect natin na makita sa ating mga sa silver screen, no, yung naratibo naman ng mga lesbiana sa panahon ng batas militar. And yung common denominator din sa mga pelikula sa kabaklaan at saka sa pagkababae dun sa unang set na tinalakay ko ay yung fact na yung pag-create ng alaala ng pakikibaka sa panahon ng batas militar ay nakahugis na sa kontemporaryong mga diskurso hinggil sa kasarian. Sa panahon na ginawa ang mga pelikulang ito during the 2010s, developed na yung LGBT at feminist movement sa Pilipinas. And pwede nating sabihin na present conditions, present discourses give shape to how we create imagined memory. At malinaw na malinaw yon sa gender and sexuality discourses ng post-EDSA years na nagbigay hugis sa ganitong klase ng mga teksto. Okay, meron akong pagbanggit din dito sa dalawang epiko ni Lav Diaz, no? Si Lav Diaz ang isa sa mga filmmakers natin na consistent, no, yung kanyang pag-construct ng cinematic memory ng martial law, no? At of course, very demanding yung mga pelikula dahil sa kanilang pace, no? Si Lav Diaz nga daw ang foremost practitioner ng slow cinema, no? Na very common sa mga sa European cinema, particularly sa mga post-communist countries na meron din silang iniindang traumatic memory, no, sa mga eksperimento sa sosyalismo na nabigo sa Eastern Europe in particular. So yung ganitong klase ng estetika ay in-apply, no, ni Lav Diaz sa kanyang mga pelikula. So itong dalawang pelikulang ito ay tungkol sa mga karanasan sa panahon ng diktatura. Yung mula sa kung ano ang noon ang ay tungkol sa isang small community na may mga community archetypes, then meron kang babae na may kapansanan sa pag-iisip, meron kang banghihilot, at meron kang everyman, no, na nagsisilbing kompas ng pelikula. At itong community na ito, marami na siyang problema. Badbat na siya sa kahirapan, people are desperate to survive. Tapos biglang pumasok ang mga military forces, no, dahil ito ay panahon kung kailan dineclare ang martial law. So yung parang gustong ipakita ng pelikula ay kung paanong yung isang broken social system ay lalupang mababasag sa pagpasok ng militarisasyon sa kanilang pamayanan. So it's really a narrative of how militarization, which in official discourse intends to create the nation, no, into a united cohesive fabric,
is actually inimical to that agenda, no, of unification, dahil in essence ito ay laluma lamang nakakabasag at nagke-create ng mas matitinding karanasan ng karahasan sa mga pamayanan. And yung pangalawa, yung Panahon ng Halimaw, I think this is the first musical Laudius film, no. Tungkol naman ito sa isang makata, no, yung character ni Piolo Pascual na very alienated siya, pero nagkaroon siya ng political awakening sa pamamagitan ng pakikisangkot sa isang kilusan. Pero I think staple din kay Laudius talaga yung ganitong klaseng perspective na meron kang middle class character na naghahanap ng kahulugan, no, sa buhay. And this existentialist crisis is interrupted by what happened to his lover, isang doctor to the barrio na naging desaparecidos at dinukot ng mga militar, ginahasa, at eventually ay naging desaparecido. So these are very violent narratives na nagpapakita ng karahasan, no, ng militarization sa mga community at kung paanong binabasag, no, binasag ng martial law period yung psyche, yung kaluluwa ng sambayanan. Yung sunod na set ng mga pelikula, at nabanggit ko kanina yung Sigwa, yung si Shasha Padilla dun sa unang slide ko, ito ay dinirect ni Joel Lamangan saka isinulat ni Sir Bonnie Ilagan. Dito sa dalawang set ng pelikulang ito, nakatuon tayo sa pagtutulay ng nakaraan at kasalukuyan, kung paanong nagpapatuloy yung mga dating karahasan, no, kung paano tinake up ng mga post-EDSA administrations yung karahasan, no, na in-innovate, no, sa ilalim ng diktatura ni Marcos. Yung Sigwa ay isang memory film tungkol sa grupo ng mga former revolutionaries na nag-reunion sila para hanapin yung nawawalang anak ng isa sa mga kasama nila. And ipinakita dito, no, yung politics of disillusionment sa hanay ng ilang mga dating revolusyonaryo na because of their trauma during the martial law period and probably because of the various compromises and the attractions offered by a comfortable middle class life, ay tumalikod sila sa earlier political commitment nila. At sa kaso nga nung karakter ni Tirso Cruz dyan na, ayan, no, naka dirty fingers siya, no, habang nasa likod yung banner ng First Quarter Store Movement, ay naging state apologist, no, sa panahon ni Arroyo. Ito ay example kung paano, isa itong reflection, isang generational reflection kung paano binibigyang kahulugan ng mga nakatatandang henerasyon yung pakikibaka sa panahon ng kanilang kabataan at kung ano yung kahulugan nito sa kasalukuyan. And this is very interesting because this reflective process is undertaken in the context of newer forms of counterinsurgency violence. Ginanap yung pelikulang ito, yung modern day frame ng narrative na ito ay naganap sa panahon ni Arroyo kung saan inimplemento yung counterinsurgency project niya na tinawag noon ng media na Marcosian, no. So may ganitong klase ng parallelism na sinubukang itawid ng pelikula para ipakita na yung revolusyon na iniyakap nung panahon ng diktatura ay nilikha ng mga kondisyon ng karahasan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Yun namang ML, ito yung newest edition, no? At ito yung nagbigay ng huling award kay Eddie Garcia, ay tumatalakay sa isang retired military general, that torturer ng panahon ni Marcos. Tapos parang may isang curious na estudyante, no, na eventually ay naging biktima ng theater of terror, no, nabanggit ka kanina, ng military general na ito. And this is a very interesting genre exercise. Political thriller siya at meron siyang parang conventions ng torture pornography na sinubukang i-apply sa pelikulang ito. At very interesting siya sa panahon na marami kang mga torturer ngayon ng panahon ng martial law na nananatili yung pag-i-inflict nila ng karahasan. I mean, you have Panfilo Lacson who has declared his intention to run for presidency, never mind the fact that he used to be a torturer, no, sa panahon ni Marcos. So, merong ganitong klaseng allegorical resonance yung ML, no, na pwede nating basahin sa ganong klase ng mga developments sa ating political affairs sa kasalukuyan.
So upang ilagom yung aking mga tinalakay, ilan sa mga common elements na pwede nating matukoy mula sa mga binanggit ko ay yung paggamit ng social realism, no? Yung social realistic impulses na ito minsan ay nakapadro din sa melodrama. And of course, pwede nating sabihin na yung melodrama ang isa sa mga pinaka-elastic, no, na narrative modes para mag-reenact ng personal experiences in the context of larger political struggles. At syempre, staple sa mga martial law films yung mga eksena ng torture dahil gusto nating i-emphasize, no, sa mga pelikulang ito yung presence ng corporeal violence, ng bodily violence na naranasan ng mga political subjects, no, na nakisangkot sa pakikibaka sa panahong iyon. And of course, it adds to the sensory experience, no, sa panonood ng pelikula. Nandiyan din yung paggamit ng flashbacks at flash forwards, lalo sa kaso nung huling set ng pelikula na tinalakay ko na sinusubukang itawid, no, yung karanasan noon at karanasan ngayon. Siyempre, nandiyan yung naratibo ng kilusang revolusyonaryo. Sinasabi nila kapag tungkol sa martial law ang pelikula, kinakailangan nating maglagay ng karakter ng NPA upang kilalanin yung pinaka-abanting ekspresyon ng political resistance sa panahon ng batas militar. At siyempre, yung presensya ng militar at pulis na pwedeng magkaroon ng symbolic register. Halimbawa, sa Barber's Tales, yung presensya ng militar sa mga checkpoint ay nakakapagdagdag ng masculinized imaginary na nakapaloob dun sa larger fabric ng pelikula at larger statement nito hinggil sa gender and sexual struggle sa panahon ng martial law. So dito ko tatapusin yung aking pagtalakay at maraming salamat po sa pagkakataon. Padayon!